Pahinyo ang Panginoon sa patuloy na ipinapahayag ni Jesus ang pag-ahari ng Diyos. At sa linggo ito ay ipinahayag niya ang pag-ahari ng Diyos sa isang piging, isang handaan, isang kasalan. Ang maliwanag na kung saan ay nagpapamanig ng dalawang mahalagang paanyaya. Una ay ang pag-aanyaya na hari sa kasalan ng kanyang anak na lalaki. Ang paanyaya ng Diyos para maging kabahagi tayo sa kanyang handa, sa kanyang piging. So, binahagi rin din malin yung mga naunang inaanyayahan ay hindi dumalo. Well, sana po makita natin yung karangalan na kapag inaanyayahan, no, ay isang karangalan. Kung may pagkakataon, sabi nga natin ay kung yung aspeto na kung wala tayong schedule, o kung talagang napakahalaga yung paanyaya, ay pwede namin bigyan ng pagkapahalaga yung paanyaya na ito. Pwede namin isang tabi yung ibang mga bagay. Pero ito, binahagi namin pag-anyaya ng hari. Ipa-anyaya ng Diyos. So, ibig sabihin, dapat kagawa namin ang oras. Hindi yung kung may oras dapat. Dapat ay pupunta tayo. Bakit? Napakanagaling ito. Ito'y paanyaya ng hari. Paanyaya ng Diyos. Kaya nga yung iba na nakita natin, ano yung dahilan nila? Sila ay may gawain sa kanyang bukid at may bagong bili na hayop. Yung pangalan mo naman, alin, ay talagang maliwanag na alin. Talagang pag-ayaw sa hari kasi binugbog, pinatay yung kanyang mga libid. Talagang direct transgression, ang tawagin natin. Hindi lamang sa magandang dahilan. Eh, hindi na makita natin yung paanyaya ng Diyos. Hindi pwedeng ipagsasangkabi. Kinakailangan ito ay inuntungunan. Kasi bakit kapag hindi, ano ito? Anong ginawa noong hari? Ay pinadala niya ang kanyang mga kawal, pinapatay, sinunog ang bayan sa ebanghelyo. Mahari marunigin yung salitang yung harem, no? Sabihin ay talagang bahagi na kung saan ay mawawala kasi ito ay inihalay dapat talaga para sa Diyos. O ang hindi pagtubod sa panawagan ng Diyos. Kaya, anong nangyari? Kapag hindi natin pinugunan yung paanyaya ng Diyos, maaaring ito yung mangyayari sa atin. At sana, makita natin, no, na tayo ay patuloy na inanayahan ng Diyos. Iniimbitahan tayo sa kanyang piging. Saan yung kanyang piging? Yung kanyang pag-ahari. Yung kanyang kaharian. Sa langit. So kaya, naman makita natin, no?
na ito ay hindi natin matukunan, lalo-lalo na sa pamamagitan ng alinhang. Pagsunod ng kanyang mga utos, at bahagi yun na kung saan ay sabi na natin, no? Yung alin yung kanyang utos, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa at yung pangangalaga sa mga walang-wala. Tama-tama rin yung ngayon ay alin. Ngayon ay every third Sunday of October ay iniandog natin para sa mga kapatid natin who are in extreme poverty. Hindi lang basta poverty. Extreme poverty. Pero yun, huwag na rin kalimutan yung paanyaya ng Diyos na sumunod sa kanyang mga utos. Pagkakataon, sabi nga namin, sa lumang tipan ay very strict yung pagkilos niya. No? Na ang pagtugon sa paanyaya ng hari ay alin. Ay magkasama niya sa kanyang bilin. Ang pag-ayaw sa paanyaya ng pari ng hari ay alin. Kamatayan. No? Kamatayan. Kawalan. O kung tawagin natin ay alin, kaparusahan. Kaya po, huwag natin kalimutan ay inayaan alin, maging kabahagi ng pag-ahari ng Diyos. At yun ay alin, sabi mo nga, binibigyan mo na higit ng pag-apalagan, wala nang tayo binibigyan. At ang ating pagkilos ay maliwanag na tanda ng pagtugon sa napakit na ito. At anong lasing pagkilos? Tayo ay nandoon na sa bigay, no? Yung pangalawang kurtos, hindi nakadaming pangkasal. No? May tinatawag tayo dress code. So mga handaan, makikita namin kung minsan nakalagay dyan, no? Formal or semi-formal, minsan nakalagay dyan ay naka-Amerikana, yun ang dress code. Pero sa pag-ahari ng Diyos, ano ba yung dress code? No? Yung bang ikaw ay nakabelo, yun ba yung dress code? So, bahagi ko. Kung minsan namin tao natin, yung iba natin yung mga kapatid, may mga ibang-ibang dress code. Yan po, bahagi, no? Ang pagkilos. Pero kung tinusin, yung mga dress code, katulad halimbawa ng yung belo, yung sa mga Hudyo, yung nilalagay sa mga Hudyo, at yung mga turban ng mga Muslim, ano lang yun eh. Yun ay symbols, ng alin. Sabi nga natin na alin, na ang Diyos ang nangunguna. Ang sinusunod natin ay kalooban ng Diyos. Sa atin, ano? Ay, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yun ang maliwanag na makita natin ang pag-ibig, lalo-lalo na saan. Ay hindi lamang yung huwag tumabag sa mga utos. Sabi mo nga, yung sampung utos, yung walong pagpapala, yung pag-ikabahagi natin ng pitong sakramento, ginawa ay sinusunod natin. Pero mga usapin natin yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, malalong-lalo na ngayon ang tinatawag natin ngayon ay linggo sa mga kapatid natin na mga lubhang naghihirap. Those who are in extreme poverty. Kaya naman papasalamat ngayon kasi yung gobyerno natin ngayon ay na-identify yung mga nasa extreme poverty kanino, ay programa kayo ngayon eh. Yung 4Ps. Yung 4Ps. Kailang sabi nga ng iba, parang yung 4Ps, parang hindi ata nakakatulog. Kasi iba ang dati na walang 4Ps, hindi kasama, wala pang 4Ps. Nagkatrabaho,
Nung nagkaroon daw ng purpose, hindi na nagtatrabaho, ay hindi siguro nakita nila yung kahalagahan ng purpose. Kasi ito yung mga tinatawag natin, kaya ka binigyan ng purpose, iwan mo the bracket na pala, extreme poverty, no? Below poverty. Ba, yun ang idea. Pero, kumisan, sabi nga natin, hindi nakukuha na pagkatin ng tulungan. Para paano pang umaha? No? Tulungan ka para lalo kang maging masipag. Hindi para lalo maging matipag, maging tamal. No? Hindi ganon. Hindi yun ang pamantayan ng Diyos. Eh, siguro nga, kasi nga, baka kasi nakalimutan natin yung isang elemento. Sabi nga, nakadaming pangkasal. Ano ba yung sabi ng daming pangkasal? It's not only dress code. Ngunit na rin, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi isang kasalan yun. Hindi ka nakadaming pangkasal. Ibig sabihin, ano ka? Ispiya ka. Hindi naman sinasabi na magara ang damit mo, no? Hindi. Kasi kahit ano, hindi po nang ginagalawa na, hindi naman kinakailangan na maging magara yung damit mo. Pero para sa pamantayan ng mga Hudyo, mayroon silang certain code. Kahit na sa pananamit na masasabi na ito para sa pagkasala. Kahit na sabihin natin ay mahirap ka o mayaman ka, pwede mong isuot yun. Pero, itinuturing na daming pagkasal. Ito, hindi nakadaming pagkasal. Mayroon yung sarili, ang istiya ito, narito ito, hindi parang nakipag-enjoy. Hindi ito para makiisa. No? Ito yung para ano, manira. Ito yung mula sa kalaban. Kaya, anong ginawa sa kanya? Ipinatapong siya, no? Sa labas. Kasi, hindi siya nakadaming pangkasal. So, ganun mo. Baka dumating yung pagkakataon, itanong sa akin ang buong ikapan. Ay, kagay, nakapagpapakalaga, nakapag-inig ba tayo sa Diyos at sa kapwa? Nakatulong ba tayo sa mga mahihirap? Pero hindi siya nasa, siguro nga, hindi lang basta makatulong sa mahirap, muna rin, may pag-ibig pa, may kasamang pag-ibig. Kasi kung minsan, yung pagtulong, katulad na nga ng Fortis, para bagamin yung pagtulong, becomes a requirement ng taong tumutulong. Hindi. Kaya tayo tinutulungan, hindi nila tungkulin yun. It is born out of love. Gawa ng pag-ibig. At dapat din tayo, kapag tayo tumulong, dapat kapag tayo tumulong, may kalapit na pag-ibig. Huwag tayo tumulong kung walang kalapit na pag-ibig. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Kapag ganon, pakitang tao lang yun. Or, kung hindi man pakitang tao, ay baka maligam-tam. No? Isusuma tayo ng Panginoon. No? Huwag kayong magbibigay ng walang pag-ibig. Bahagi mo yun. Kasi yun ang turo ni Jesus. Pag-ibig. No? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya, kahit na yung mga taong tinutulungan natin, hindi lang basta tinutulungan natin. Ito'y pagtulong na mula sa pag-ibig. At yun po naman yung mga kailangan natin. Kaya po siguro yung daigdig na ito ay isang daigdig na rin. Baka nawawala ng pag-ibig. Kaya rin, nangyari sa atin. Puro na lang gera. Hindi lang yung Ukraine at saka Russia ngayon, nagdagdag pa. Yung Israel at saka yung Hamas ay naging bahagi. E kung makikita po natin, sumisip lang ito. Bakit? Kasi wala yung pag-ibig.
is no longer simply a question of security and national defense. Ay siguro dito ngayon yun, nawala na yung pag-ibig. Kaya po, bahagi yun na kung saan yung nakita po namin, nagkakaroon ng wrong connotation, yung tinatawag natin pagtulong. Dapat, palagi may kaakibat na pag-ibig. Kasi yung turo ng Diyos, eh hindi yung turo ng Diyos, tulungan mo yan. No? Hindi, ano yung turo ng Diyos, ibigin mo yan. At yung pagtulong ay isa lamang sa mga pamamaraan para ipakita mo ang iyong pag-ibig. Pero kapag tinulungan mo yan, walang pag-ibig. Ha? Hindi yan yung damit na hinihingi para tayo ay tunay na makasama sa piling ng buong kapal. Ang hinihingi na damit para makarating tayo sa kaharian ng Diyos yan, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya, every time na may tutulong, make sure may kalaki na pag-ibig.